Hey, what's up mga boss, mga nangaraw sa lahat? So yun, ang unit pala natin na i-review is Suzuki Jimny. Marami na to sa Pilipinas at gustong gusto rin to ng mga Hapon dito at naka-projector lamps na rin to mga boss para sa mas maliwanag na future. At dito mga boss, makikita natin, ayan, naka-RO6A engine. So same lang to ng engine na DA17 mga boss. At ang nakikita nyo is heat exchanger or radiator ng kanyang intercooler. Dahil kalimitan sa mga Jimny is turbo talaga. At alam nyo ba, ang radiator nito is mas malapad kumpara sa DA17, kaya pwedeng-pwede nyo itong gamitin. Ayan, makikita nyo mga boss, napaka-goods ng engine. At yung turbo nito mga boss is medyo upgraded na, mas malakas yung boost niya. At meron din itong kuya mga boss na naka-K15B, same engine ng Ertiga. Tinatawag yun na Jimny Sierra 1.5 liter engine. Pero yun nga, ang unit na to is napakatipid dahil RO6A engine. Magkakaroon ka na ng magandang experience off-road na hindi mabubutas yung bulsa mo sa fuel. At idagdag mo pa yung malalaking gulong ito at magandang suspension na may mataas na ground clearance. Ang mga units ito mga boss is may kukumpara natin sa Jeep Wrangler, pero napakalaking agwat ng presyo nila mga boss, pero may experience mo ng off-road na hindi ka mag-worry sa fuel at sa mga presyo ng spare parts nito. At dito tayo sa loob, ang seat pala nito is fabric. At dito naman makikita na rin naka-push button na ito mga boss, all powered to. Naka-auto brake at lane keeper, kaya napaka-goods when it comes sa safety ng sumasakay. At ang kanyang panel board is combination of analog and digital. At dito sa gitna may mga controls dito sa kanyang aircon at mga switches. At merong 7-inch LCD display. Ang variant pala ng unit ito is manual. Ayan, makikita nyo mga boss. At may choice ka rin kung gusto mo ng automatic, pero all units are 4x4. At baka sabihin nyo mga boss na mahina ang hatak nito dahil 3-cylinder lang siya. So hindi po mga boss, dahil built talaga to sa off-road at may high and low ang transmission na to. Kaya nothing to worry mga boss. Ayan, itataas na natin unit para makikita natin yung under chassis nito. So kung mapapansin nyo, yung mga gulong ito is sakto lang talaga sa gilid ng fender dahil bawal talaga kapag lumampas. Ayan, tanggalan natin yung gulong at dito na tayo mga boss. Makikita nyo, naka-disc brake yung harapan. At ito talaga yung panlaban niya mga boss, dahil ang differential nito is joint type na. Ibig sabihin, napaka-reliable nito sa off-road mga boss. Ayan, with a combination of coil spring at mahabang suspension arm. At pati yung mga knuckle nito mga boss is napaka-wide at supported din ng shock absorber para stable yung steering mo kapag dumaan sa off-road. At dito naman tayo mga boss, ayan, makikita niyo ang kanyang rear suspension is coil spring din. And nothing to worry sa kanyang rear brakes, is naka-drum brakes at malalaki rin ang mga brakes nito. Binagay rin sa kanyang malalaking gulong para mas magana yung braking system. At dito tayo sa ilalim mga boss, ayan, makikita niyo with stabilizer link and sway bar. At ito yung napakaganda dito mga boss. Kung ma-observe niyo ang kanyang engine, ayan, so hindi siya mababa. Kaya napaka-safe kahit na pumunta ka ba sa mga mababatong lugar. At paano ba naging possible to na mas mataas yung engine kumpara sa mga drive wheels? Dahil dito mga boss, sa kanyang center gearbox. So combination na to ng transfer case para ma-drive ang front differential at sa rear differential. Kaya good job talaga Suzuki sa mga units niyo, dahil pinag-isipan talaga at the same time makakatipid din ng mga users. So kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang i-share, mag-heart at mag-follow sa ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thanks for watching, God bless a lot, see you at the next video.